Ay, mga kalinga, pa-support po ng channel ni Ma'am Gandang Emmy. Pa-subscribe po, pa-like, comment, and share po ng kanyang channel. Thank you so much. God bless. Okay, supportahan po natin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. Happy Sunday po sa ating lahat, mga kalingap. So ngayong araw, ito, panibagong reaction video at panibagong araw na naman. Ito, bibigyan natin ng reaction video about dito kay Mariam. So marami yung naawa dito kay Mariam, mga kalingap. At ito, may napansin din po tayo dito sa kanya. Tara, alamin po natin. Si Mariam, ang 14 years old na estudyante na ngayon ay isa ng ganap na ina. Sa unang video natin sa kanya, halo-halong reaksyon ang aking mga nabasa. Karamihan sa kanila ay lubos na naawa dahil isa na nga siyang batang ina, nakatira pa siya sa ilalim ng tulay. So ayan nga po, mga kalingap, dahil nga sa naipalabas nga ito ni Kalinga Frab, ay marami at iba-ibang reaction yung ating nabasa din, no? At marami yung syempre ang naawa sa kanila. Pero alam nyo ba, mga kalingap, kahit na ganito itong si Mariam na mayroong anak na yung edad niya ay nasa 14 years old pa lang, meron po siyang pangarap sa buhay. Ito, alamin po natin. Ano bang pangarap mo, Marian, pag ano, paglaki mo, Marian? Ano ang pangarap mo? Kaya po gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko pa ay maging isang teacher kahit pa paano. Ah, maging teacher. Kahit na po naging batang ina ako, gusto ko rin po ng makapagtapos. Grabe. Ay, tama yun. Kasi may pangarap ka. Importante. Saka kahit ganyan, may anak ka, hindi ka sumuko. Talagang pinili mong mag-aral. Di ba? Kasi yung iba yan, bro. May hiya. No? May hiyang pumasok. Ikaw, hindi ka ba nahihiya, Marian? Hindi po. Alam, pero alam ng mga kaklase mo na may anak ka. Alam nila lahat. Ano yung sinasabi nila? Wala naman. Hindi po. Sinasabi ang kanila na ang bata ko pa daw po, tapos bakit daw po ganyan? Eh sabi ko naman, ano, huwag nyo na lang akong pakialam. Nagano lang po na po. Kasi nangyari na, ano? Hindi ko rin po sila kasi pinapakailman, kaya huwag nilang. Parang ibig sabihin, may nambubuli rin sa'yo minsan, ganyan. Anong ginagawa mo pag may nambubuli sa'yo? Inaano ko rin po, di po ako nagpatalo. Mukhang strong to si Marian, bro, no? Strong siya, bro. So ayan, mga kalingap, nakakatuwa siya, no? Napansin natin na etong si Mariam ay strong na bata, no? Meron siyang pangarap sa buhay. Sabi niya, gusto niya na maging teacher, no? Kahit na isang batang ina siya, eh meron siyang pangarap sa buhay, no? Kagaya, hindi kagaya ng iba na hindi na sila mag-aaral. Pero si Mariam po, mga kalingap, ay nag-aaral po siya, no? Gusto niya na makapagtapos ng pag-aaral at gusto niya na maging teacher balang araw, no? Maganda yung pangarap niya, mga kalingap, no? Kahit na ganyan yung nangyari sa kanya, ay positibo yung nasa isip niya. Hindi siya yung bata na yung iba kasi, di ba, inisip na lang nila mag-alaga na lang ng bata. Pero siya po, mga kalingap, ay talagang strong na bata, no? Kahit na binubuli siya, syempre, alam mo naman sa eskwelahan, no? Kapag ganyan na edad, syempre, lulukuhin ka, bubulihin ka ng mga kapa mo, ng mga bata, ng mga estudyante, no? Pero siya, sinasagot niya yung mga nambubuli sa kanya, mga kalingap. At hindi siya nagpapadaig, no? Strong talaga siya, no? Mapapansin mo po yan sa kanya at saka yung kanyang pagsasalita ay mapapansin mo rin na siguro itong si Mariam ay matalino na bata, no? Mga kalingap. Yun nga lang, yung nangyari sa kanya ay naging lesson sa kanya na kahit na ganyan yung nangyari is dapat mayroon ka pa rin pangarap sa buhay, no? Hindi kayong susuko sa buhay na kung ano lang yung nandyan, yun lang. Pero siya po ay may pangarap sa buhay, mga kalingap. So nakakatuwa lang po yan yung kanyang determinasyon na makapagtapos ng pag-aaral at meron siyang makamit sa buhay na makapagtapos ng pag-aaral, mga kalingap. So marami yung naawa dito kay Mariam dahil
dahil sa murang edad niya, ay naaalagaan niya pa rin yung kanyang anak, no? Kapag pumapasok pala siya, minsan iniiwan niya dun sa kanyang biyanan yung kanyang anak para lang makapasok siya sa eskwelahan. So, decidido talaga siya na makatapos ng kanyang pag-aaral. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At hopefully, itong sila Mariam ay mailipat ng bahay ng mga kalingap. So, hanggang dito na lamang po muna. Huwag lagi po natin suportahan. Bar Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlogs. At yung mga kasama ko po sa grupo, Boses ng Masa sa Kalingap, suportahan din po natin. At yung aking YouTube channel, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye-bye!